6.7 Energy FM. Same, same, pero iba. Alright, at hello po sa mga panggapo natin dyan. Isang magandang hapon. O, naka-ready na ba lahat? At marami yata partner na uuwi ng kanilang probinsya. Ay, true, marami na nag-prepare. Dahil nga po, mahaba na naman ang anyong bakasyones. O nga, no? At syempre, yung mga ano natin, yung mga pasalubong sa ating mahal sa buhay sa probinsya. O, ingatan nyo, ha? Bakit? Eh, marami kasing nakaka... yung salis, eh. Diba, same, mamaya, same. Eh, marami mag-uwian. Diyan umaatake yung mga modus natin, yung mga loko-loko dyan sa tabi-tabi. No? Ay, yung mga tinatawag nila na Spider-Man. Yeah. Spider-Man talaga. Yung mga magaling manapot. Hindi, alam mo yung mga sumasabit, kaya delikado na ngayon yung kunwari, diba, nasanay tayo na okay lang, nakabukas yung sasakyan, yung hindi nakalak. Mm-hmm. Kapag kunwari, magsi-CR ka or what, hindi ah, biglang may mga nagbubukas dyan. Oh, ingat, or habang nagsa-cellphone ka, tapos nakabukas yung bintana mo, biglang may mag-grab ng cellphone mo. Sa bagay, hanggang ngayon pa rin naman, di mawawala yung mga ganyang ano. Kaya tayo, yung mga nasa kotse, yung mga private cars natin na nakikita dyan, karamihan, hindi nakasarado yung sa likodan, sa harapan, hindi nakalak. Mm. So dapat, yun nga, merong kasi naalala ko sa Manila yata yun na may nakuha ng bag. Habang habang traffic yun, ha, binuksan yung sasakyan. O, diba? May nakuha. Ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo. Marami pa rin pong mga kawatan ng nagkalat, lalo na't ngayon. Alam niya. Alam nila na maraming mga luluwas ng kanilang probinsya. Ayan, lumuwas lang kayo ng lumuwas. At nako, marami tayong mga ganap for today, Jimbo. Are you ready, partner? Ready na tayo, partner. At syempre, makapangga, pakishare naman po yung ating live. Ha? At eto na, sa lahat po ng mga ka-astick natin dyan. Eto na, makapangga. At handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito nyong sports? Well, eto na ha. Ihanda nyo na para sa ating ultimate sports experience with Arena Plus. Uy, bongga naman yan. Sa Arena Plus po, astig sa sports, tama po ang inyong correct narinig. Dahil ang Arena Plus app ang isa po sa mga hottest online sports betting platform na sigurado magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito nyong laro. At nako, eto mga ka-astig, handa na ba kayo na malaman ang ating star-studded lineup ng Arena Plus? Let's get ready to rumble! Okay, ito partner ng official Astig endorsers. Walang iba kundi ang multi-awarded Pinoy basketball sensation na si Scottie Thompson from the Barangay Ginebra San Miguel of PBA. Kasama pa ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson from Utah Jazz of NBA. At nako, hindi lang yan partner. Dahil meron po tayong Arena Plus official jingle na sigurado magpapabuhay sa inyo habang nag-e-enjoy ng ultimate sports experience. Ito po yung Halina sa Arena. You know, performed by the one and only ang astig na si Glock 9. At pwede nyo na itong mapakinggan na sa Spotify. Gusto mo ba na sample? Gusto ko yung mapakinggan, partner. Ito talaga yun. Let's go! Sa Arena Plus! Iba talaga yan. Naku, eto pa, mga ka-astig ha. Ang Arena Plus ay license po ito ng Philippine Amusement Gaming Corporation. Kaya wala ka dapat itong ikabahala. Legit na license po ng Pagcor. Sana all legit at walang ikababahala, di ba? Correct. At sa Arena Plus po, pwede mong i-stream ang live games ng local and international sports properties sa aming web-based and mobile applications. Ito po ang ticket ninyo sa remote gaming system that allows eligible players in the Philippines para naman conveniently makapag-place and transact kayo ng any type of sports bets. Correct ka dyan, partner. Kaya mga ka-astig, dapat stay up to date tayo sa mga latest scores and results from hundreds and thousands of games worldwide, including PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing, and many more. At ito mga astig, mga nabanggit ko po ay all covered po ng Arena Plus. Yes, at ang pinaka-astig sa lahat, ang Arena Plus, ang official sports entertainment gateway ng PBA, official gaming partner din ng PBL, STL, EASL, at MPBL. And Arena Plus is also the official sportsbook partner of the recent FIBA 2023 Basketball World Cup. Yun, no? Talaga naman. Ano pa hinintay niyo mga ka-astig?
Ha, ano pa hinihintay niyo? I-download niyo na ang Arena Plus app at available na po ito ha, mga kastig ha, sa App Store at Google Play. At pwede niyo rin mapanood sa arenaplus.ph sa Arena Plus Astig sa Sports. Yes, at sa mga astig tayo diyan. Hello po sa mga astiging nanonood ngayon. Hello, hello. Yung mga nasaan natin sa ating Facebook Live. Mamaya po babasahin namin 'yan ha, pero ito muna. Dahil ibibigay ko po ang ating story time, ang drama ngayong araw ng Huwebes. Are you ready? If you're ready, then tara na! Ano na ang ating story time? Ito na, partner. Ito na ang ating story time na nagpadala sa atin. Fresh na fresh to. Bagong-bago lang to, partner. Oh. Na. Itago lang doon natin sa pangalan siyang Pangga. Okay, Pangga. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda yan, Pangga. Ito ha, ang sabi niya kasi, ito, may problema siya. Ito yung drama niya. Oh. Kasi nga, ang drama doon niya, dito sa mga kasamahan doon niya, sa trabaho, na meron doon tao na sobrang tiwala sa sarili nila, kahit masaktan na kapwa nila, eh wala silang pakialam. Okay. Ngayon, Inggitera at Sipsipera. Ang ganda naman pa. Grabe. Inggitera at Sipsipera. So, parang sa madaling salita, yung Sipsipera, babae yan. Alakang lalaki, partner. Okay. Okay, Inggitera at Sipsipera po sa amo ko. Patoki lang naman daw sa kanya yun. Oh. Ang importante, nagpapakatotoo daw siya sa kanila. Ang kinakainisan daw niya, pati daw personal na buhay niya, pinapakilaman ng katrabaho niya. Pati yung may utang daw sa kanya, gusto rin daw, di ba parang ano daw, parang gusto niyang makialam din na bakit daw, okay. Magpapautang ang gano'n. Eh wala naman siyang rights doon, dahil pera naman ng tao. Kaya nangyayamot ako, ano bang dapat ko gawin dito, Jim Shi? So, kumbaga ang problema niya dito ay katrabaho niya na nangyayalam ng buhay niya. Yung katrabaho niya ay Sipsipera. Oh, ang kulit doon. Oh. Sipsipera. Napagkalata ang babae ito eh, no? Oo, babae nga talaga. Pero ang ano ko dito, ang mahirap kasi kasama niya sa trabaho, wala naman siyang pakialaman doon. Wala naman siyang pakialaman kung sip-sip siya doon sa boss niya. Ang mahirap lang kasi nito, nangyayari lang kasi, pati yung personal na buhay kasi niya, pinapakialaman na. Eh, ba't ba siya nangyayalam? Pati doon nga yung pag, ano nga, hindi ba, eto nga, yung may utang doon sa kanya. Ano bang pakialam mo? Wala naman sila pakialam doon. Naiinis siya. So, ano bang dapat doon niyang gawin? Alam mo dapat gawin dyan? Ano, pukpukin? Oo. Kunin mo yung blade, tapos konting, ganunin mo ng mababaw na mababaw lang. Tapos kumuha ka ng asin, igas-gas mo, tapos lagyan mo ng alcohol. Napaka ano, ang mild lang yan. Ay, ano ba dapat gawin, partner? Habang natutulog siya, kunin mo yung baseball bat. Tapos, ng boss, magpukpukin mo pagtulog. Hala, masyado madali yun. Madali ba? Madali. Ano ba dapat mas gawin? Mas maganda, gawin mo siyang parang roll-on. Kumuha okay. Ka ng mga antik, tapos pakagat mo. Yung mga red ants na lang pala, para medyo mild pa konti. Nako, diba? Ganun kasimple, no? Ganun lang kasimple. Pero kung pag... Yung tipo mo hospital siya, okay na yun. Sige, okay. Yung mamagalang siya ng konti. Pakita mo pag-iisip ko, parang ang sakit ng panga ko. Sabi ko, hindi, sinampal kita, binabangungot ko. Pero alam mo, sabi kasi nila partner, no? Sa ano raw, pag-aaral. Wow, sa pag-aaral talaga. Nang loko-loko. Nang mga matatandang sinungaling. Oh, yeah. Sige. O, bakit? Ang sabi nila, yung mga ganyang nangingialam, pakialamera, di ba, sa buhay ng iba, ibig sabihin, or kung masama ugali niyang taong yan, may problema siya sa sarili niya mismo. Kaya ina-apply niya lang doon sa kasamahan sa trabaho. Yes, ganun yun. So, intindihin ninyo kapag ganyan ang ugali, pag masama ugali ng katrabaho niyo, ay siguro may pinagdadaanan to. Ay, malungkot siguro buhay nito kaya ganyan. Pwede rin. Diba? Tama. Kasi kung masaya naman ang buhay mo, hindi ka gagawa ng pangit sa kapwa mo. Tsaka ano eh, yung pasukin mo yung personal na buhay ng kasama mo sa trabaho, X na yun eh. Totoo. Kasi yung buhay mo siguro, hindi mo nga mapakialaman eh. Correct. Baka ano, yun nga, ako naniniwala ako dito, baka may inggit to, baka siguro, di ba, mapera. Ay, yun yung tinatawag na evil eye. Alam mo ba yun, partner? Ang alam ko lang evil eh. Sinasabi kasi nila, kahit wala ka raw gawin or wala kang sabihin, di ba pag nagkukwento tayo ng mga achievements natin sa buhay, nakaganon siya. Merong evil eye. Nakaganon. Di ba? Na sinasabi sa'yo, kunwari, oy, congratulations, I'm so happy for you, pero deep inside, hindi siya masaya. Yung tipong ganon. Kasama ng mga asarap sa pakin yung mga ganyan. Alam mo kung magkakaroon na ako ng extra powers po, mga pangga, no? Yung mababasa ko agad kahit napakabait sa harapan ko. Para namdaman ko yung parang, di ba, sabi niya, ang bait-bait mo, Jimbo. Tapos biglang, loko, sira ulo ko pa eh.
Talagang mimitsahan ko ng konti sa gilid. Ano yung mimitsahan? may turn kami doon. Sorry. Pero eto, going back partner. Eto muna. Kay ate, wag muna silang pakialaman. Hayaan mo na lang. Basta ang nangyari lang dito, gawin mo lang yung trabaho mo. Tama. Eh, wala ka lang ang pakialam doon kung sipsipera. Yung... Nakakatawa yung term, no? Sipsipera. Sipsipera o kung ano man yung ginagawa niya sa boss niya. As long as siya rin naman makikinabang doon. Oo. Diba? Kumbaga pag naging mabait naman din yung boss niya sa kanya, dami ka rin doon. At saka, intindihin mo na lang, baka kailangan niya ng pera kaya siya nagiging sipsip. At ito pa pala, pagdating sa personal na buhay, mas maigi pang wag mo na ikwento sa mga kasama mo dahil alam mo na ugali pala eh. Ay, totoo. Diba? Pati ba yung pangungutang, ba't mo nasasabi sa kanya? Kaya sila nakikialam. Kasi kinukwento mo rin. Correct. Maging careful kayo sa mga pinag-shesharan ninyo na mga personal ninyong problema at personal ninyong tagumpay. Kasi hindi nyo alam yung iba dyan, diba? Eh nakikinig lang para lang maka-fish ng information or maka-update lang kung anong pwedeng sirain sa'yo. May pang-blackmail sa'yo. Correct. May pang-blackmail sa'yo. Ganon ang kadalasan ng mangyayari. Kaya kung magsasabi ka lang din ng mga problema mo, uy, ang dami nanonood pala sa atin. Nagulat ako. Uy, oo nga. Uy, grabe totoo kayo, ba ito? kailan ko tumigil sa ano eh. Alam mo, nakaka-relate sila sa sipsipera. Hindi, siguro yung nagpadala na ito, tinawag mong pamilya. Para may idea siya. Uy, totoo ha. Salamat po sa mga nanonood sa amin ha. Pero yun lang ang masasabi ko, girl. Partner, ayaw ka nang patagalin. Oh. Basta wag ka magkaroon ka ng limitations sa'yo, sa sarili mo, na pagdating sa family o sa buhay mo, wag mo nang i-share yan sa mga kasama mo. Totoo. Sipsipera. Oo. Alam mo ngayon ko lang na-encounter yung word na sipsipera. Ayaw nga eh. Alam ko sipsip lang eh. Oo nga eh. May sipsipera pala. Kung sipsip kasi, pwede mo pang alam eh kung lalaki ba to o babae. Sipsipera. Babae yan. Tinago niya pa yung pangalan pero halata naman, di ba? Sipsipera. Ayun nga, alam mo, isa rin sa masishare ko, partner, no? Para sa akin, let them theory. Yung theory ngayon na sinasabi na hayaan mo sila. Diba? Wala ka namang mababala kung pag iipunan mo yan ng energy. Doon sila masaya eh. Hayaan mo na lang, hayaan mo na lang sila yung ma-stress sa'yo. Totoo. Ikaw, kung nakikita mong sip-sip sila, hayaan mo na lang. Correct. Hayaan mo na lang. Balay mo, nakikinabang sila doon sa pagiging sip-sip nila, diba? Baka ikayaman niya pa yun. Ang dami kasi hindi naman mawawala yung ganyan eh. Diba? Ma'am, buhatin ko na po yung ano. Ma'am, buhatin ko na po yung poste ng viral ko. Ma'am, buhatin ko na po yung sasakyan nyo. Ma'am, buhatin ko po kayo. Ganun. Yan ang mga sip-sip. Ma'am, sakay na po kayo sa likod ko. Ako na pong bahala. Ma'am, ako na mapadyak sa inyo. Diba? Hindi po kayo gagalaw. Ako na lang po gagalaw. Upo lang kayo. Ma'am, ano pong work nyo today? Ako na po bahala. Yan yung mga ganyan. Anyways, yun lang ate. Yun lang masasabi namin. Oo. Hayaan nyo na. Magbasa tayo, Jimbo. Sige. Bilang nagingit-ingit. Ang daming Gigi dito. Alam niyo yung sagot ninyo. Pwede namang iksian natin ha. Pang essay na po ito, friend. Ito sabi. Sige. Ano to? Here's the thing, wow. You need to speak up and stand up for yourself. Tell them to mind their business and leave you alone. Uy, meron po mga taong hindi nakakaintindi ng bagong negosyo sa 2024. Minding your own business. Ito naman, partner, sabi nito. Sabi nila, minsan nakikita lang natin ang bad side niya. Nakatatak sa isip natin na masama siya. Pero yung pala, sarili mo din pala, may baho. Magkakagalit daw talaga ang kaugali. So parang pareho sila ng may... Pareho sila na may problema, ganun. Maari pwede. Sabi ni J.R. Arancillo. Pwede. Eto, sabi niya, let it be na lang about dun sa katrabaho niyang pakialamera. Siya lang din naman ang magbe-benefit ng ginagawa niya. Labas na siya dun. Darwin Rosel. Totoo. Eto, maganda to. Oh. Ang sabi, dati ang plastikan ay masama. Ngayon, ang plastikan nakakabuti para walang gulong ngayon. Totoo ba to? Well, nangyayari yata ngayon to eh. Actually, kapag kunwari, ewan ko kapag plastic ka, talagang lahat eh. Yun ang sinasabi nila eh, di ba? Kapag plastic ka, marami kang kaibigan. Sabagay. Tsaka hindi na nakikita sa ugain, sa mukha eh. Wala na, no? Kaya na nga makipagtitigan ngayon ng mga ahas eh. Kaya minsan nga, eto ha, sa mga nakikita ko sa lugar namin, na yung pinaghihinalaan namin masama ang ugali kasi bumabase kami sa itsura ng mukha. Tapos yung mabait, yun ang inisip namin na ito talaga mabait to. Oo.
Yung pala, kung ano pa yung masama yung mukha, yun pa yung totoo. Tapos yung mabuting tingnan mo, kala mo parang anghel, ay yung pala yung demonyo. Eto na lang. Pala yun. Alam mo, pasimplehin natin. Nakikita mo yung mga sumasakay ng jeep. Yung mga biglang pumapanik na nakukurbata. Akalaan mo ba magnanakaw yun? O di ba hindi? Sa sa panahon ngayon, hindi mo na talaga masasabi. Alam mo yung tawag doon eh. Anong tawag doon? Blind victim. Blind victim? Eh, wala kang kaalam-alam eh. Di ba, bulag ka sa katotohanan eh. Di ba? Sabi rito, ang sarap pektusan sa gums ng mga ganyan. Huwag na lang makipag-close at mag-focus na lang sa work. Tsaka ang daming viewers. Nakakatuwa naman, grabe. Sabi ni Ems Ruan. Baka ito na po yung simula ng pagiging ano namin. No? Ano? Loko-loko. Loko-loko natin. Sipsi pera. Alam mo, maraming hatak tong nag-send. Nararamdaman kong nandito siya. Isa siguro siya dito sa nag-comment. Ano daw? Sipsi pera, tunog, gumihigop ng pera. Ay, pwede. Mare. Sumisip-sip. Yun lang para naman kasi makapera. Yun, partner. Hindi ka naman gagawa ng isang bagay kung di ka makikinabang. Tama. Oh. Eh, ang tawag doon ay sip-sip-pera. Sabi rito, yung nakakakita ka ng sip-sip sa trabaho, ngitian mo na lang or pakisamahan na lang para hindi ka ma-stress. Totoo kasi kapag pinatulan mo sila, ikaw yung sasamaang ugali. Tama. Di magiging katulad ka rin nila. Tama. So hayaan mo lang silang mabuhay. Hayaan mo na lang. Ang ipanalangin mo na lang, mamamatay din naman yan. Pwede, lahat naman tayo dadaan din. Dadaan din. Anyways, ay maraming salamat ha. Wala kang papatayin today. Hindi, wala mamamatay. Hayaan mong kusa na lang. Kusa. Ay, maraming salamat, Pangga, sa iyong pag-send sa amin. Sana naman, iklihan mo lang ha. Yung mga napapadala po sa amin, medyo iklihan nyo lang. Oo. Medyo mahaba kasi. Ay, maraming salamat sa lahat ng viewers ha. Mabati natin, yung mga nandito partner. Si Ate Pearly Delor po, si Agnes Barabona. Sino pa yung nandiyan partner? Si Patricia, Jobert Nepomuceno, Jeff Tads, hello. Si Ems Ruan, Rosie Lopez. Ay, Team Beshi. Hello kay FX Vicente din. Hello po sa may Barobo, Surigao del Sur. Oy, hello po. Si J.R. Arancillo, hello. At si Hector Loha. Hello po sa inyo mga pangga. Maraming hello salamat po. Ha. Ayan. Jobert Nepomuceno, nabasa mo to partner? Yes. Ayan. Maraming salamat po Thank sa inyo. Thank you so much guys. At bukas ha, bukas ulit. Magkarinigan tayo panibagong Correct. Drama na naman. Oh, so mag-agree tayo, kapayapaan pa rin. Kapayapaan pa rin. Hayaan mo na lang. At hanggat walang pisikal ang nangyayari sa'yo, go lang. Huwag mong patayin. Huwag patayin. Pag merong may ginawa sa'yo masama, yun. Huwag mong patayin. Dahilin mo sa legal. Yeah. Oh, siya. Brian Hernandez. Alright, salamat sa inyo mga pangga. Happy long weekend sa inyo lahat. Yes, happy long weekend mga pangga. At nako, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan. Pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Janay, anong drama mo? Susunod na The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico. Kaya walang maglilipat mga pangga. Don't forget to like, follow, and share. Sheena 1067. At sorry ba, DJ Jimbo. At kami talaga i-exit na. Nakasama at nakapili ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalicious DJ, ako pa si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? The number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag ko sabihing radyo, sabihin mo.